na day ka diha di ay. Saon. Sige. Oh, sige sige. Kumot kumot. Yeah. Mao mao. Pangalan pa. Shout out. Kumusta mga kaibigan at welcome back na naman sa ating YouTube channel. So today's video is another blessing na naman at another sharing naman sa inyo. So ngayon i-share ko sa inyo about kung paano mag-tap ng single pole na miniature circuit breaker. Ayan, so punta tayo sa loob. Ayan, so ito yung itatap natin. Ayan, so iba siya sa typical na mga miniature circuit breaker. So ito po yung tinatawag na single pole na circuit breaker. So iba siya sa double pole kasi yung double pole is may bridging yung switch niya. Ngayon, meron tayong bus bar sa taas, sa neutral at sa earth grounding. Ayan, so ngayon dadagdagan namin ng wire to para sa shower o yung shower heater. Ayan. Ngayon, meron tayo ditong ruyo na number 12, TC chain wire. So ito yung gagamitin namin sa saksakan at sa mga ilaw. At gumamit rin kami ng number 10 sa shower heater, THHN. So ngayon, ang pagbutas nito o yung para hindi magkabuhol-buhol. Kailangan nating butasan yung sa gitna at kukuhunin natin yung dulo ng wire. So ganito lang yung technique para hindi magkabuhol-buhol. Ayan, so nakikita natin yung dulo ng wire. So yun yung kukunin natin. Ayan, at hilahin. Ayan, so ganyan lang ang pagkuha niyan. Ngayon, meron tayong utility box at flexible hose. So yun yung gagamitin natin sa outlet at sa kasaksakan. So dito naman, hindi sila gumamit ng hollow block. Ang ginamit nila is precast. So yung precast ay yung yan yung prefabricated o yung halong concrete. So medyo matigas siya kaya kailangan naming i-grinder. Ayan, so ayan yung mga additional namin na outlet. So yung maganda din ang precast sa fire resistant. At kaso lang nga lang walang kabilya. So medyo hindi ko alam kung maganda siya sa earthquake. Prone ba siya sa earthquake? Ayan. So medyo matigas yung simento niya kasi nga halo yung concrete. Ayan, so yun yung mga abang namin sa outlet. Ngayon, dadagdagan namin to ng wire para sa meron kasing aircon. Ayan, so ito yung sa aircon at saka sa shower heater. So gumamit kami ngayon ng number 10 at THHN. At sa ilaw naman is number 12. Standard yan. Gagamitin natin number 10 sa shower heater at saka aircon. Alright, so gumamit kami ngayon ng tie wire para mahila yung wire. So ayan, lumabas na siya yung wire. So ito yung abang natin o yung ating source naman sa ilaw at sa kasaksakan. So kailangan nating lagyan ng tagging para hindi tayo magka palit ng source o yung line 1 natin, yung hot wire natin. So ayan yung pull box natin, no? Sa ilaw. So may tagging yan sa ilaw. Alright, so pagsukat naman, limbawa mayroon kayong isusukat at hindi kayo babaakyat. So pwede rin yung magsukat kayo sa baba. So ayan yung ginawa namin. Pwede rin ganyan para less hassle. Alright. Now balik tayo sa nilagay nila na circuit breaker. So ito yung itim, ito yung hot wire natin o yung line 1 natin. Andito sa baba. So ayan. So ang nilagay nila na main is 50 amperes at yung wire naman is number 6 THHN. So correct yan. At yan. So yan yung outlet natin. Okay, so ito yung additional na nilagay natin para sa outlet. Ayan. So sa ilalim ay yung live natin o yung hot wire natin. So ito yung tagging natin, CO, convenience outlet. 20 amperes ang perahe niyan. So meron siyang additional na nilagay natin na Schneider circuit breaker. Okay, so ngayon, maganda bang klaseng ganito
na mga circuit breaker. Sa akin is maganda naman, pero mas maganda yung 2-pole na miniature circuit breaker kaysa dito. Kasi ito is kadalasan ginagamit ito sa mga 3-phase system kapag may neutral. So makikita natin dito sa puti, yan yung neutral natin. Yan yung neutral terminal. At ito yung earth grounding sa kabila. Ayan. So dito, kalimitang ginagamit sa neutral is a 3-phase system. Ayan, so may nakalagay na in. So yan yung neutral at ito naman is a earth ground. Right? So ngayon, ang term sa pag... ang tamang term kasi is line to ground, hindi line to neutral. Okay, so ang sinabi ko kanina is line to neutral. Ngayon, ang gagamitin nating term is line to ground niya. So ibig sabihin, yung puti na wire na yan, yan yung sinabi ko kanina neutral na may N, is gagawin na natin yung ground. Yung kabila naman na hindi pa nalagyan ng wire, yan yung earth grounding. So, yan yung term na gagamitin natin dito. Okay? Kasi, ang neutral kasi, sa three-phase wiring lang talaga yan ginagamit. Okay? Okay, so ngayon, ito nga pinutol ko na isang wire. So, ito yung gagamitin natin na hot wire o yung line 1 natin. Ngayon, yung isa, hindi natin yan puputulin ng parehas ng haba nito. Kasi yan yung papunta yun dun sa ground natin. Yung puti na wire. Ayan, so ito yung kaibahan sa single pole sa double pole. Kasi yung double pole is parehas lang yung sukat ng wire na paputulin natin papuntang terminal. Okay? Ayan, so sa taas naman ng breaker, ayan yung tinatawag na comb bus bar. Ayan yung copper na nilalagay sa taas ng kuan para mag-series siya. Okay, so inigpitan na natin yan. Ayan. So may nakalagay na masking tape sa tagging natin. Ayan, so ngayon, itong isang wire is ito yung line 2 natin, o ito yung ground natin. Ayan, so sinukat ko yan sa taas para mag-series yan sa busbar terminal sa ground. Okay, so take note, itong nilagay natin is para ito sa ground. So o yung line 2 natin. Yung isa namang terminal na wala pang wire, yan yung earth grounding natin. So, hindi pa yan nalagyan ng wire. Susunod lang yan. So, sa taas is yung comb na bus bar. Ito yan yung nakaseries sa breaker para sa hot wire natin. Para mag-supply siya. Okay? So, ayan. Okay, so bukod sa minimize yung space ng single pole kaysa sa double pole, is maganda pa rin yung double pole kasi hindi ka mahirapan bumili ng mga dagdag circuit breaker at design yon sa mga higher voltage kaysa dito. Itong single pole na circuit breaker na to is kalimitan itong ginagamit sa mga low voltage, o yung sa gaya ng mga sa Amerika gumagamit silang ng 120 volts. Ito yung magandang gamitin na mga breaker. Pero sa atin is, design sa atin is higher voltage tayo o 240 volts yung voltahe natin. So, ginagamitan natin ng double pole na circuit breaker. Okay, so ngayon, itong binalatan ko, ayan. So, itong tagging na to, sa ilaw to, kailangan lagyan na yan ng tagging para sa hot wire natin. Ayan. So, yung isa, ito yung difference ng single pole sa kwan. Double pole kasi yung sinabi ko kanina na yung isang wire natin is mahaba, papunta yan sa ground. So, ang ginagamit natin na term dito is line to ground, hindi line to neutral. Okay? So, ayan. So, ayan. So, babalatan natin yan, papunta yan ng ground. Ayan, so naka-series dyan sa bus bar ng puting wire. So yan yung ating ground. Okay, so pag mga ganito, mga saksakan, gaya ng SPO o special purpose outlet para sa mga range hood, mga ref,
pwede nang hindi na natin lagyan ng tagging yan. Kasi wala naman yang kahit magkabaliktari yan, okay yan. Pwera lang sa ilaw. Kailangan natin yung ilaw is kailangan natin yung tagging para yung hot wire natin o yung live natin is pupunta sa switch natin na Kumon. Okay, so ngayon binabalatan natin yan. Ayan. So gaya ng kanina, yung isang wire is papunta yun sa baba sa terminal ng hot wire natin. Ayan. So yung isa is papunta yan ng ground. So ngayon yung ground, halimbawa yung ground natin na terminal is puno na. Pag kasya naman yung wire na pagsabayin is pwede yan sa isang screw kasi naka-jumper, naka-kuan naman yan, naka-series. Yan, so kiniktado naman yan sa lahat-lahat. Na pwede yan na magka saan yung ilagay. Kahit saan screw yan ilagay kasi naka-series nga yan. So ayan. Okay, so sana nakatulong tong video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pakihit ng notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, so God bless sa inyong lahat at see you on my next vlog.